Maestro. Welcome sa diskurso datong talakayan. Gusto kong malaman itong bagong show mo. Pang ilang solution sa Philippines? Sa Philippines, I think I have 22. Yeah. This will be your 22nd show. I've been a long time. I started my first one match in 1989. That was the year after you graduated sa UWU. Pag-usapan natin itong bagong show mo. Urban planning. Bakit urban planning? I've been here for almost, after 2 years sa States, I've been here for almost 5 months. And nakita ko, napakahina ng implementation natin ng urban planning. Although we have a very good urban planning. Dahil si Burham, isa sa pinakamagandang urban planning. Ginawa niya ang Manila na maganda ang plano. Pero after now, today, hindi naman naman ang nangyayari sa atin. So, I just want to amplify my observation in some of my works na pinakamagandang topic today, maging content ng trabaho ko is urban planning. All about urban planning. Paano itong concern na to? How would this reflect dun sa kada work mo? Halimbawa, pag-usapan natin itong work mo. Paano na-reflect yung concern na yun sa work mo? I think twofold eh. As an artist, you have to balance the form and content. Yung malaking bahagi ng mga gawa ko is more on the form. So I was trained to make a lot of techniques, no, in my painting techniques, everything. But in the discourse na development ng abstract painting, lalo na ngayon, so humihina na ng pagiging substantial ng isang mga paintings ngayon, abstract painting, dahil sa wala na itong agenda, wala na itong purpose, wala na itong matinding may bibigay na magandang bagay para sa ikaulan ng ating bahay. Walang konteksto. Basta forms and shapes na lang. Oo. So, hindi ito malapit para sa third world country na katulad ng Pilipinas. Eh, narito tayo sa Pilipinas. Ang isa sa pinakamagandang dahilan para maging epektibong artista ng bayan is magkaroon ka ng tinatawag na amplification of social concern. Social concern. At magkaroon ng maayos na pagpapahalaga para sa kahit maging bahagi ka man lang ng paglalabas ng mga dapat na magandang hangarin mo para sa bayan. Right. Tama yung sinasabi mo kasi maaalala natin yung futurism, political art yun, yung Kinondrian. Meron siyang utopia ng degrading of society. Order. Ganun ba yung nangyayari na nawala yung context sa maraming abstract? Kasi ang mga abstraction dito sa Pilipinas, parang more on a form base. Easily to understand, good for appreciation kasi yung color schemes, yung texture, andun, malagay yung maganda sa konto, may feel-good content. I mean, it's a symbolized the goodness also of life. Because if you have some abstract work in your konto, yun yung pinaggagawa ngayon ng mga, kaya maraming mga Starbucks, maraming magagandang restaurant yan. Kasi kaya tawag din ng urban living concept na kaya yung mga restaurant natin ngayon, minimimik nila yung condo living just for the people to come there and sit there and feel the feeling ng mga lifestyle. So, more in the lifestyle. Pero behind that kind of lifestyle, yung kailangan din ng mga artists na makakreate din ng works na may konting pagtingin dun sa mga naobserbahan niya nangyayari sa paligid. So, isa sa mga naobserbahan ko nga dito sa Pilipinas, sa pagtingin ko sa loob ng 6 na buwan,
yun ang kakulangan ng pag-implementa ng tamang urban planning. Kasi katulad niyo mga gawa ko, parang may mga building yan, may mga maps and grids ng mga architects na parang titignan mo sa top view. Pero of course, matagal ka ng abstract painting. So itong political or social concern mo, nag-reflect na lang dun sa abstract painting mo? Siyempre, it's formulated ko na rin yan para magtama-tama dun sa relevance nga na hinahangad ko para sa isang abstract painter na Pilipino. Kasi kung hindi ko lalagyan na ganyan, parang pang-dekorasyon na lang ng lahat ang gawa ko. So, wala na itong purpose kundi just to decorate. Siyempre, kahit hindi mo man direktahang nilalagay dyan, natural na totoong plano na sa urban plan. Kasi siyempre, on matters of aesthetics, medyo hindi rin magandang tingnan naman kung lalagay pa talaga yung mga tinatawag nating urban planning theories dyan, ha? Yung concentrate planning, na ganyan, talaga yung iaano, na very technical. So mawawala na yung artistry ng production mo. So, my concern is to just amplify this topic through my works. But my work still stand as a good painting also. Pero sa urban planning naman, hindi rin naman puro function na yun. May artistic ano rin yan, di ba? Halimbawa, lalagyan natin yung garden dito sa gitna. Hindi man naman basta lalagyan lang yung garden, may design din yun. Masama yung selection. Kasi sabi nga ni Palapas, he got three, kailangan yung development ng tao, ng community, at ng social, tatlo yan sinasabi niya na kailangan para ma-implement mo yung tamang urban planning. You're sa talking tao. About Architect Palafox. Basa ko sa kanya, isa rin yung research. Oo, nakita ko nga nasa, yung pangalan niya, nasa isang painting. Isang painting, oo. Oh. Nasa naman yung painting. Oo, yun. Palafox. Kasi, siya nakatingin ko na marami sa sinasabi na maganda para sa bayan, para sa atin. Kaso, hindi nga ma-implement, gawa ng hindi mo yung planning. Kada sa city, may kanya-kanyang urban planning. Ngayon, dugtong-dugtong yan. Kung ang implementasyon ng isang city ng Manila ay iba sa implementasyon ng Quezon City, iba sa implementasyon ng Pasig City, wala siyang combined effort. For example, yung the movement of people. Actually, dito pa nga lang, yung attempts at urban planning ng isang departamento, walang coordination sa isang departamento. Kaya ikakaroon tayo ng drainage system na doon na rin nilalagay yung tubo ng water supply natin. Mga hindi tama lahat. Kasi yun, it could be the political system natin. One of the isa sa mga panyo sistema politikal na kailangan natin na mas ayos sapagkat ito ang sumisira din sa magandang hangarin ng ating mga urban planners. Kung isang politiko ay corrupt, kung ang sa zoning lang, ang kailangan lang ng floor na iaano mo, apat lang na palapag, pwede kang maglagay naman, parang dagdagan mo na lang yung palapag, maging walo. So hindi na siya tama doon sa zoning, doon sa density na dapat doon sa isang ano. Kaso may isang mayor dito, approve ng approve. Kahit hindi na kaya kong kunin ng mga daan. So, sira. Kaya traffic. Wala tayo. So, yun yung activism ko bilang pintor is maganda naman yan. It's more aesthetically correct. Pero yung ilalim yan is also a protest. Actually, may nakikita akong value dun sa approach mo. Kasi, ibang painter, pag gumawa sila ng cityscape, ipipinta lang yung makikita nila. Pero ikaw, ginagawan mo ng, imbis na letratuhan mo lang yung nakikita mo dyan, nire-reconfigure mo, gumagawa ka ng mga metaphor, gumagawa ka ng ibang approach para hindi naman nila makikita yan.
So, at saka yung painting process mismo, like yung paggawa ng isang abstract composition, it's also a sort of urban planning na rin siya eh. Because sa city na yan. Because my technique in composition is based on spacing. So when I started the paintings, I started with the ground, so it's a white space. So you plan kung saan ka maglalagay ng image ng markings. So the more na you create something pleasing to the eye because of your compositional knowledge using the modernist concept of composition, like focal point, like the concept of basic elements of art. And then it's a planning also. Right. It, the same as how you create communities. Right. So yung metaphor ng painting process and creating communities almost the same. Right. At saka yung sensibility dahil nagkakaroon ka ng meron kang ganun culture ng pagpaplano order dun sa abstraction mo. Siyempre, nagiging part na ng persona o ng yung ideas mo eh. Meron ka tinatawag na utopian impulse. Exactly. Utopian impulse is something that you wanted the world around you application na malinis, may order. Dapat walang traffic, walang hirap sa pagsakay ng MRT. Parang okay lang ang buhay mo. Pero because of the people who are not complying with the urban planning concept or the process of proper composition and works in community development, nasisira ang buhay ng tao, di ba? Nagkakaroon ng decline ng kaunlaran, ng pagtaas ng antas ng pamumuhay dahil nga maraming tao na hindi nila inisip ang para sa bahayan. Kaya na-offend ka pag nakikita mo yung dalang disorder. Galing ka sa tuwan ganyan. Di ba as an artist, you wanted to change. Huh? You wanted to do something for change. But using the medium as a painter, di ba? Pero yung composition mo, hindi rin siya Mondrian na na lateral, vertical, horizontal. Meron din siyang jaggedness, di ba? Kasi the same as in community development sa akin. Ang development naman ng tao, iba-iba rin, nag-adjust din sa development ng kwan. So ang painting, ganun din eh, when you compose eh, kung napipil mo na dito, mas mabigat dito, medyo papatayin mo ng konti, ganun. So may tatawag din yan eh, fluidity. Right. Order fluidity. Oo, no, ibig sabihin na that it goes, it has development. Kaya ang title nito is development series. So it's development. It's all development. So something that will develop in such a way na it will become ang ideal niya to create a utopian kind of an image or like urban planning, perfect planning, di ba? So everything is all metaphor as an artist. Pero at the same time, meron din karapatan din naman siguro ang artist na magsalita kung kailangan ng bayan na ng kaunting kaalaman sa pagbabago. Yun ang sinunod na kasi meron kasing siguro may naririnig ka ng, ewan ko kung may naririnig ka ng magsasabi sila na bakit ka ba nakikialam sa urban planning, painter ka naman? Hindi naman ako architect. Oo, hindi ka naman architect. Ano namang kinalaman ng pag-paint mo sa urban planning? So, masasabi mo pa? Sa ganun criticism? Ano naman dyan eh, kasi ang artist is only have to raise questions, create dialogues. Yan naman ang isang pintor. Pag nakapagawa ko ng isang bagay na mag-release ng isang question, mag-create ng dialogue, or magbibigay ng isang insights or awareness on things that are overlooked upon by another people, and then it's a good thing for the artist to do that, and they make themselves substantial. Kumbaga, naging mahalaga ka. Kasi kaya ka natin tinawag na pintor eh. Pero may magtatanong sa'yo na, ano ba yung priority mo? Gumawa ng paintings o gumawa ng meanings for your paintings?
Eh, it's the same. It's all the paintings and meanings is all there. The image will exist for a long time. Combined with the content na gusto mong ipapot ng image, mahalaga rin yun. Pero ngayon, we are in an age of total communication. We are bombarded with so much image. Why I add more image? We just put text, urban planning, and we know already what is urban planning. You don't have to make a lot of image, a proper, it's, today is like a time na wala nang tiyataw na time. Talaga, lahat sabay-sabay pwede mangyari. Wala na, hindi na natin kailangan sabihin na kailangan i-drawing mo na lang yung gusto mong mangyari para makita nila tapos. Pero hindi ganun eh. Lahat ngayon, kailangan din ang mga tao ay magkaroon ng maayos na usapan, dialogue, na nag-re-raise. Kung hindi naman, eh, magra-rally na lang tayo. O, diba, mag-protesta tayo para ibagsak natin yung mga loob, mga mayor na yan, yung mga... Ganda yung napunta dahil doon yung usapan natin. Dahil, kakaalam ko, dati kang aktivista. Dati kang naging mayor ka pa nga. Naging politiko. Pero hindi naging, pero magulo yun. It's another story. Okay. Pero ang ano ko, siyempre, ang mahalaga lagi sa tinatawag ko, kasi ako nagtagal din sa Amerika for 5 years. Ang nakita ko na mahalaga para sa isang third world country na sa artista, taga rito sa atin sa bayan na nagde-develop pa lang, hindi pa tayo tinatawag developed country, magkaroon tayo ng social engagement. Ngayon, limitado ang pagiging pintor para sa isang social engagement. Pero the mere fact na isang pintor na katulad ko gusto kong erase ang question tungkol sa isang bagay na mahalaga rin naman para sa lahat, hindi ko man ma-implementa yung bilang isang dalubhasa doon dahil may mga arkitekto at mga urban planner na mahalaga rin para. Pero in-erase ko yun, tinaas ko yun, in-amplify ko yun, pinaputo ko yun. Through your abstract work. Through my own words. Hanggang doon lang ako. So, everything will be on the audience. To build that or to perceive that, maintindihan nila na nga pala ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Diba? Pero di ba may mga magtatanong siguro ko na parang isang part sa iyo gustong gumawa ng abstract works. Isang side naman gustong maging social realist. Pero bakit hindi ka nalang gumawa ng social realist works? Kasi ang social realist works is more on the negative things of life. Eh. Yung negative, yung parang mga mapakita mo sa social realist yung what is really happening in society. And it's more negative. More on the attack of what is the missing in the society. Me is more on the positive, that's why it's all white. So, I'm attacking change in a positive way. Not to tell that you're wrong, you're evil, we are right, and we're the one that is real. It's not all about that. It's the equal presentation that everything should be in a proper amplification of what you want. Kumbaga, ito, very positive yung approach. Sabi nga nung dati kong teacher sa seminaryo na naging bisita ko rito. Bob, iba yung social realist approach mo, yung social, but I say, positive yung approach mo, hindi yung negative. Suprematism ni Malevich, abstract works din yun, positive, hindi na yung... Hindi pa, pakita mo yung mga naghihirap na bata, yung mga mga sagada, yung mga pinatay na tao, mapapakita mo dahil ito ang nangyayari sa Pilipinas. Pero hindi mo naman din inaano yun na... I'm not against that. It's okay. It's a good thing na we have to show the other side of the point. Pero may choices din naman ng artist. As an artist, you have the choice, you have the proper right to formulate your own kind of presentation to the world. Kung ano man ang pwede mong gawin. Talking about choices, may sinabi ako kanina about
yung maraming abstract works dito sa Pilipinas na wala yung ganun. Yung puro forms. Form-based, karamihan ng, siyempre, ang abstraction is sa beautiful works. Especially, sa medium-based work. So, manipulation of mediums is a very aesthetically inclined kind of art practice. Pero hindi kaya namimiss mo lang yung ano nila? Halimbawa, Mark Rothko, natin po. Spirituality yung ano dun eh, yung focus eh. Minimalism. May ano sa Zen Buddhism yun. Mararamdaman mo talaga yung power ng medium, di ba? Hindi yun ang tinutukoy mo. Hindi ganon. Siyempre, ang ano kasi niyan, the problem here is that the history of image, yung saan ba nanggaling yung image mo. Yung abstraction mo puros galing pa doon sa 60s, 70s, na ilalagay mo na yun sa mga condominium na yun, sa mga building na yun. Pagkatapos, wala ka naman title kung ano yan. Basta sasabihin mo lang, expression mo yan. As an abstract expression. Bahala na sila. Ano bang relevance nun? Di ba? Eh kung mga ano lang, kaya-kaya gawin din, no? Oo. Ba't nagkaka-value ba yun? Tama, kasi ang ano mo, yung kasagsagan ng, yung kasikatan ng minimalism, ang daming sulat mo about minimalism, eh. Oo. Di ba? So hindi lang siya, kaya nga tinawag na painted words dahil hindi na mag-aano yung painting kung walang words. Kailangan kasi may corresponding discourse sa lahat ng gawa mo rin. Kasi kaya, ba't pa nagkaroon tayo ng course of fine arts? Bakit meron pa tayong mga MFA niyan kung hindi rin natin pag-aaralan kung saan ang galing yan? Bakit meron tayong art history? Bakit meron kailangan i-document mo lahat yan kung hindi rin mo naman aniniwalaan yan? Pwede pala expression na lang. Craftsman mo lang. Oo, i-express na lang lahat tayo. Paano mo lang ang isip ang Pilipino? Paano natin patataasin yung antas ng ating art practice bilang mga Pilipino? Di lagi tayong second-rate copycat. So, we have to really make a topic out of what is happening here. As an artist, you have the responsibility to make your work with content. Ano naman ang masasabi mo dun sa kung halimbawa may accuse sa'yo? Kasi naririnig itong, minsan may mga ganitong accusation na ang work mo, nilalagyan mo ng significance na wala doon. Ano yung masasabi mo sa ganun kung mayroon mo actually, talagang it's very hard to na pagsamahin mo yung significance tsaka yung words na painting. Kasi the painting in itself nga, tawag nila ngayon, mga zombie na lang yan. The undead art practice. Pero ang bilang pintor na nasa studio art, pinili ko na maging medium-based artist yung studio, yung manipulation, technical. Kaya nga yung discourse ko dito is I started with my technique kung paano ko nakapit sa ganyan composition. Pero hindi pwede rin natin tanggalin ang agenda yung ginagawa mo. Kaya nga hindi tumataas yung value ng mga abstract painting dito sa Pilipinas. Dahil wala nang agenda, walang purpose. The only purpose is just to make a room beautiful. Para kapareho ng kulay sa sofa. Sa sofa, kung hindi natin lalagyan ang content dyan, wala na tayong mahalaga pang gagawin. Interior designers. No? Kaya gawin naman yun ng isang interior designer, kumopihin lang yan. Lalagay doon. Pero the fact that there is something that is important in the development of our culture or our community, that makes it different from the others. So, sabihin na natin, salita lang yan, content lang yan, or whatever. Pero, kailangan din natin lagyan lahat ng content talaga ang lahat ng ginagawa ngayon. Dahil we are in a postmodernist era. We are bombarded with a lot of image. So, ang mahalaga lagi content eh. Actually nga, may mga music nga na jazz compositions, halimbawa. Kung susuriin mo, sounds lang yan. Pero hindi maiwasan ng composer na lagyan ng title na whether spiritual or political. Or romantic. Halimbawa, sabihin niya, the burning of the city. Music lang. Music lang yun. Pero bakit niya in-attach dun sa
para sa kanya na mayroong significance yung sounds na... The medium speak for themselves. Actually, this image could be mean something. Diba? We have the right to make like a parent give a name to your children. When you put a name, my this kid of mine is Jojo. Jojo is the content. Right. And even identify the children to be Jojo for a long time. And that's what you do when you get a painting, they get a title of content is urban planning. Siya nga yung mabubuo. So, nandun tayo sa issue na yan. Yung mga painters o artists at saka art critics na merong background directly or indirectly sa Marxist criticism of Walter Benjamin, alam nila na almost every image may political reading na possible dyan. O kung hindi na, actually hindi na possible, natural na. Inherent yan. Everything is political. Everything is political. Pero sasabi mo bang meron namang other side of the culture na gustong i-deny na walang politika, may mga bagay na walang politika, may mga bagay na meron. And part of our culture is to deny a lot. That's why we are in a mess today. Kaya marami tayo dinideny. Exactly. Oh, sabi nga ni General Luna na everybody is quoting, even kinukot na ng mga kandidato ngayon para sa kanilang sarili na laging ayaw natin tanggapin yung pagiging ano natin, kapuluhan sa ating ano, mga sarili, yung planis, yung puro sa chismis. Poros mga ayaw tanggapin na katotoo. Pag may magaling na isang tao, nagsasabi ng totoo, sasabihin may abang, sasabihin na masyadong walang pakisama. So, you know, that's the problem with the... Kaya wala rin tayong tinatawag na proper criticism, proper development ng mga art-making practice. Then we don't want to bring out the proper dialogue and discussion about what we're doing. Now, I'm trying to create that kind of situation na yung art ko, painting ko, lagyan natin ng dialogue through isang topic na urban planning na nasa harap ng ating mga ilong yan eh. Hindi naman natin pinapansin. Pero everybody is talking about mess in MRT, mess in LRT, mess in traffic, mess in lifestyle. Attitude mo. So kahit isang painting ng isang gumamela, pwede mong lagyan ng political reading yun. Oo! Kung gusto. Pwede na, diba? Actually nga, earlier, before we started this interview, we were talking about the pandesal, diba? Yung sinasabi mo. Sabi natin na pambansang almusal ng Pilipino. Pambansang almusal. Yung pandesal. Pandesal at kape. So parang dinidenay natin yung reality na actually yung flour na ginagawa natin for pandesal is imported from China or Australia. Saan man, hindi naman dito may flour na tayo dito. Hindi naman galing sa kasaba yan eh, yung sa kamote. Masasabi mo ba yung accusation o yung denial na yan sa isang tao na sasabihin na wala naman yung sinasabi ni urban planning, wala naman dyan sa work mo. Yun din ba ibabato mo sa kanila? Dinibinan mo lang na meron kong nababasa dyan. So, meron tayo. Hindi naman. Ang masasabi ko lang dyan is, I'm a painter. Siyempre, my painting is the one who will really speak for. But aside from my words, my image-making output, I wanted also to do something else, no? To be part of social engagement. Kaya nga nilalagyan ko ng content. Ngayon, ang mahalaga, the most important things is the purpose, the intention. No? Intention mo is to become an artist with social concern, something like that. Pwede. Siguro naman, walang pagkakamali ito. So, kung hindi mo man maating ideas na ma-implementations ng mga sinasabi mo, because of what you are. Kaya nga, nung araw, nagpolitiko ako para maramdaman ko
ano ba talaga ang pag nilingkod sa bayan bilang politiko. Sa pararating naman yun eh, yung nagsasabi na, halimbawa, tayong dalawa, dalawang tao, ikaw, babasahin mo na may nakikita kang political direction, yung image na nakikita mo. Ako, sasabihin kong wala. So, relative yun eh, presence or absence. Kanyang-kanyang ano lang yun eh, readings. Ngayon, yung amplification mo ng content mo, na sinasabi mo na ito, yan, eh bahala na kayo kung makinig kayo o hindi. Pag-usapan niyo o hindi. Kasi hindi pa naman, ito namang art is just the beginning. Art is the first step. Kasi after art, andyan ang social action. After knowing something that we have to do this, andyan na yung kasagutan ng action. Kasi nga, sabi nga nila, pag hindi nagiging totoo pa yung sinasabi mo, puro drawing ka lang. Di ba? Kasi totoo yun. Drawing ka lang kasi. Kasi pag drawing is planning. When you plan, it's still in the drawing board. So, the implementation of the plan is the trajectory ng ating mga gusto mangyari sa ating bayan. As against, may isang songwriter na gumagawa ng maraming kanta about the environment, pero hindi sumasama sa mga environment. Marami naman siya. Baka nga yun, gumagawa siya na about environment. Eh, siya naman ay nagsusunog ng plastic. Hindi niya rin alam yun. Pero, sinasabi niya na kailangan din ang pagmamahal sa environment. Dahil cool eh. Cool. Okay. Madali ng puso ngayon, di ba? Ngayon ako naman, kaya ako naman na urban planning eh. Narealize ko na yun ang pinakamagandang topic. For us today. Kasi yun, ilang taong ba sa US? Naka 5 taong, almost 5 years din ako doon. Nakita ko paano sila mag-ayos na, like, ng planning eh. Maintenance, lahat eh. Ngayon dito sa Pilipinas, dami. Marami tayong kaisipan maganda. Kompleto lahat ang planning natin. Pero, nasa na implementation? Nasa na ang mga tamang pamalakad? Wala. Eh ako, hindi naman pa ako aktivista ngayon. Hindi naman ako politiko ngayon. Ako ay isang pintor, isang artist. So, yung medium ko na ang pagsasabi kung ano yung gusto kong mangyari sa bayan, yung tinatapag ko nga sa akin ko kanina, parang meron akong utopian impulse. Hindi naman Marxist impulse, hindi ba naman yun? Eh di, yan lang siguro kaya mong gawin para sa bayan ko. Di ba? Para sa nakikita ko. Para rin sa observation ko bilang isang artist ng bayan. Nais ding makatulong o makapagbigay ng kaunting ambag para sa pagbabago ng ating bayan. Katanong ko na ito kanina, anong sasabihin mo sa isang nagkikriticize sa'yo na sasabihin niya? Pinipilit mo sa yung significance na yung sa work mo, sa mga work mo. Na sabihin lang, in the harshest way of saying it, hindi naman yan. Pinit yung... Wala naman dyan, di ba? Eh wala naman, namin ko naman wala. Question ng ideas lang. I mean, it's the ideas. Lahat yan datating tayo dyan, pero... Ang mahalaga, sinimulan ko na. Ang mahalaga, andyan na yan. Ay, di, pag-usapan natin, gawa na natin ang ano. Ang mahalaga, napakita mo na may kaunti kang idea na napansin tungkol sa urban planning. Na nagsimula sa isang abstract painting. Mga isang abstract painting na wala naman talagang kumbaga dekorasyon lang. Na usually sa Pilipinas, ang purpose niya is to decorate. Decorate ako. Oo, pagpaganda ng mga building. Okay, at least, pwede pala yung abstract painting na maging isa rin niya tagapagsalita o tagapagpakita ng isang bagay ng mga isang utopian yung box. Oo, isang maayos na yung pangarap. Tulad ng mga abstract movements yung dati. Noong araw, kaya nga nagsimula ang abstraction because of that kind of concept. O, na ngayon, nakalimutan lang natin kasi nga nagbago na ang kaisipan ng lahat. Nagkaroon na ng pagbabago lahat sa atayuan ng kaisipan ng bawat tao sa pamamagitan ng pagdami ng tinatawag nating communication technology.
internet, everything. So, bombarded na tayo lahat ng ano. Pero ang question lagi, paano naman yung katulad natin bansa na naroon tayo sa tinatawag na third world country, kailangan ba natin sabayan pa ang kaisipan na lang tungkol sa abstract thinking na mga nag-evolve din galing din sa mga istorya. Sila lang din ang may karapatan ng salita niya. Tayo bilang mga biktima ng kolonisasyon, biktima ng mga pagpasok ng kaisipan, anong standard para sa atin. Lahat kukopihin natin sa kaluluran ng bansa katulad ng Amerika. Dahil doon tayo, na napasok tayo ng Amerika magmula pa ng araw. So ang naging natural natin kaisipan na ang standard ng tama at maganda is based sa kanilang standard din. Ang standard din ng mga... Kaya lang, ang kinopin lang natin yung appearances na. Kaya lang, ang ating nasa isip ay kung ano lang nakita natin. Hindi natin tinanong kung ano yung ideya na nasa likod ng ganong bagay. Kaya gusto kong makabigyan ng pansin ngayon, lalo-lalo na doon sa art practice, bilang isa sa mga artist na naging artist dito sa Pilipinas, is to create a platform that is more on ipakita yung ideya bakit kailangan tayo na pag-usapan natin yung mga mahalagang bagay na makakatulong para sa pagsasaayos ng ating bansa. Sapagkat hindi lang naman mga politiko, sociologists, o mga pare, o ano, pwedeng maging tools in social change. An artist could be a very great tool in social change. Whether he's a painter, filmmaker, a poet, a singer, songwriter, they are all tools for change. They are all tools for creating a beautiful country, o diba? Lahat yan. May karapatan lahat. Kumbaga, hindi natin pwedeng bawasan ng mga gustong maging magandang kaisipan. Hindi natin pwedeng pigilan ang mga nag-iisip ng maganda para sa bayan. Sino mong maisip, may tuturing mong may kasalanan? Kung if you are to blame somebody, sino bang pwede natin yung blame? Bakit ba ganito nangyari sa painting na? Naging pang-dekorasyon na lang siya? Ang nangyari sa atin ay yung mga tumusuporta, yung mga institusyon na dapat maging kakampi para sa pagpapalawak ng kaisipan at paglalagay ng mga magagandang dokumentasyon at historical na pag-aasa sa ayos ng pag-unlad ng ating art practice or art making hindi masyadong gumanap. Hindi nila pinalakas yung kaisipan na dapat lahat ng ginagawa ng bawat isang alagad na sining ay mahalaga na ito ay makakatulong din para sa pagpapaunlad ng ating kultura. Sana ay mayroong tinatawag na kaakibat na institusyon na maglalagay ng istorya o ng dokumentasyon at ng mga bagay na magkritisismo. Yung kritisismo na yun ang mahalaga kasi kung wala tayong art criticism, wala tayong writings on about what we are doing, nakabase lang tayo sa writings ng mga nasa ibang bansa, talaga hindi uunlad ang ating artistic development. It will not develop. Sila lang may art history, tayo wala. Tayo wala tayong proper art history. Ngayon, yung mga batang artist na hindi nila naiintindihan kung ano nangyari noong araw, kung ano nangyari sa mga artist na gumagawa ng araw, kung ano yung mga kaisipan na nakaakibat sa mga ginawa ng mga pintor noong araw, hindi natin diniscuss yun. At kinalimutan natin lahat yun, yun ang magbibigay sa atin ng pagpapabagsak ng ating kaisipan din at pagpapabagsak din ng kahalagahan ng mga ginagawa ng mga pintor na katulad natin. Kasi kung wala tayong nakasulat, wala tayong kaisipan na para mapaunlad ito at mapagtanongin kung ano talaga ang tama, ano ang mali, ano ang dapat gawin, wala na tayo. We are nothing but
producers o mga craft artisans na hindi na magiging bahagi ng ating kultura. Eh ako, naniniwala ako na artist, lalo na ngayon sa panahon nito, nagtatawag natin contemporary o postmodern o kung ano man yan, we have to achieve three things. Maging cultural na yung output mo. Maging informational yung output mo. Di ba? At maging educational tools ang output mo rin. Para mas maging bahagi ka sa pagpapalawak ng kaisipan ng bawat isang tao, ng bawat isang Pilipino. Ang hiling ko lang, siyempre, naamin ko na ang pagiging isang pintor, yung abstraction is a very limited medium to make things happen. But to dream is not wrong. To create an idea is not wrong. It's a right to promote something that will make change, will make become a catalyst for change. I think it's the denial of that presence that is wrong. Yung pagtanggi mo sa katotohanan at pagtanggi mo sa mga nakikita mo, yun ang kulang. Kung hindi man ito sapat, at least andyan yan. At least nakita mo lang, sinabi mo, kung hindi man ikaw ang mag-ayos nun, at least sinabi mo. So, it still means to communicate. So, yun yung ano ng artist is, to communicate. So, it's the way I am communicating. Kaya ganyan ang trabaho. Whether you see it there or not, bahala na. Bahala. Basta ako, nakikita ko. Basta yun ang gusto kong mangyari. Kasi hanggang doon lang kaya kong paint. I'm a painter. First and foremost. Working through an abstract painter. I'm an abstract painter. I'm not a politician. So,